Yan! Hello guys! Welcome back to our channel again. So yan, kamusta na kayo guys? So today guys, wala akong nilagay sa face ko, kundi alam nyo na yung mga skin preparation natin bago tayo mag-makeup. Yung mga moisturizer, sunblock. So yan yung nilagay ko sa aking face sa ngayon. Dahil may gusto akong i-review sa inyo, so wala akong nilagay na primer or anything. So, nagpa-cut nga pala ako ng hair the other day. Kung mapapansin nyo, before kasi layer yung hair ko. So, ngayon pinapantay ko na siya para medyo healthy naman siyang tingnan. So, yan, shout out kay Ate Rose. Thank you so much for trimming my hair, Ate Rose, guys, tuloy. So, yan guys. So, today, anong pag-uusapan natin? So, pasensya na kayo. Ngayon na lang uli ako nakapag-vlog na sit-down makeup vlog. So, today, ang pag-uusapan natin ay Giorgio Armani! Yon. So, dun tayo sa makeup line ng Giorgio Armani. So, today, pakikita ko sa inyo yung foundation nila. So, this is their foundation. So, ito yung foundation nila, guys. Itong Giorgio Armani. Nakalagay dito ay Maestro Fusion Makeup Markillage Fusion SPF 15. So, 5.5. So, yan. So, para siya nasa droppers. Ayan. Black yung kanyang dropper. Tapos, ito ay glass, guys. Glass to. So, nakalagay dyan yung Giorgio Armani. So, para lang siyang dropper. Pag akit nyo rin, para siyang dropper ng bata. So, guys, hindi to first impression review ko. Nagamit ko na to. Kung makikita nyo, guys, medyo bawas na siya. So, yan. Bago nga pala, guys, tingnan nyo naman aking vlogging uniform. So, today is Saturday. So, itong suit ko. Saturday. Yeah. Si Elmo ba to? Hindi ko kasi alam mga cartoon. So, yellow siya ngayon. Saturday ngayon. So, yan guys. So, anong mga makeup ang ating i-review kay Giorgio Armani? So, itong foundation guys. So, yan. Tapos, itong eyeshadow quad nila. Bali, itong eyeshadow quad nila, nasa tester pack siya. So, bigay ito ni Ate Needs. Thank you, Ate Needs. So, bigay niya yan. Nasa tester pack siya. So, ang color niya green. Yun yung gagawin natin ngayong eyeshadow. Kulay brown. Green, tapos itong isa medyo light green, tapos to black. So, meron din tayong lipstick, lip magnet ni Giorgio Armani. Nasa tester pack din siya, guys. So, yan. Nasa 1.5 ml. Tapos, ito din kanilang mascara. So, inisa-isa ko na para naman ating ma-review isa-isa. So, yan, guys. So, let's start our review about this product at kung ano mga price nila at kung ba worth the price yung ating i-review today. So yan guys. So yan guys, so itong price ng Giorgio Armani Maestro Fusion Foundation ay 630 Hong Kong dollars sa Ling Crawford. So dito ko lalagay pati yung conversion ng peso guys, kung magkano siya. So yan, so ito yung price nitong foundation. So let's start na gamitin natin itong foundation. So yan guys, so I'm going to use this paddle brush kasi parang natipuhan ko mag-paddle brush ngayon. Ano ba yan, may buhok pa. So, yan. So, maglalagay lang tayo. So, ano nga bang description nitong foundation na ito, guys? So, yan nga, guys. Dito sa kanilang website, this is a Giorgio Armani Maestro Fusion Makeup Foundation. So, it is SPF 15, 30 mil to, guys. 30 mil. So, it says here na in description niya, a long-wearing, easy-to-use fluid foundation with ultra-airy texture that glides on easily and adheres perfectly to skin. Features a water and powder free base that prevents a cakey finish. So yan, developed with the smart patented fusion technology and seamless adjust to skin tone. So yun nga, so ito daw nag-a-adjust sa skin tone natin. So titingnan natin kung talaga mag-a-adjust siya sa aking skin tone, kasi nga kung titingnan mo medyo dark siya. Pero nung nagamit ko siya guys, okay naman siya, hindi naman siya ganun ka-cakey talaga. So yan, i-try na natin today para makita nyo kung paano siya lumapat sa akin. So kukuha lang ako ng hairband or anything na pwedeng mag-cover sa aking buhok kasi na ako nang
kilowatt number na yon. So today nga guys, ang aking napili ay 5.5. So matagal ko nung gamit to. So it comes with a drops nga na parang gamot ng bata. So yan, so maglagay lang tayo dito. So ang consistency nito guys ay creamy pero runny siya. So yan. So i-try na natin siya guys sa face. So parang peach yung undertone nito. Kung titingnan niyo, mag-try muna tayo. Iyan. So 'di ba, parang hindi niyo kita yung color. So kakulay ko talaga siya. So yan, maglagay na tayo sa other side of my face. Yan. So yeah. Wow, alam mo napaka-fine niya pag ina-apply. As in, lang ko 'to napapansin pag ina-apply ko, hindi siya kagaya ng ibang foundation na parang may matatouch pa kayo na powder. Kasi nga nakalagay doon watery and not powdery. So, hindi siya magkekeki. Totoong hindi siya nagkekeki. Sa tagal ko nang ginagamit to, hindi talaga siya nagkekeki. Ginamit ko to last time nung pumunta ako sa school ni Kirsten, may meeting. Kahit na maghapong, kahit na sagsag ang init, hindi siya nagkeki. Tsaka para lang rin siyang second. So, yan guys. So, tinan nyo, kakulay ko. Parang walang naiba sa color ko. Kasi kakulay na kakulay ko siya yung 5.5. Kakulay ko siya. So para lang nag-ano yung aking skin na bright, na kuminis, pero wala siyang white cast. Pero kung titingnan mo sa kamay ko, medyo maitim siya. Medyo dark siya sa akin, pero dito sa face, tingnan niyo. Kapantay na kapantay ko siya, 'di ba? Walang pagbabago. Ay, baliktad pala. Yan. So ito yung one application, guys. Kung makikita niyo, napaka-flawless niya. So, isa to sa gusto kong foundation, itong Maestro. Pero yung ibang klase ng foundation ng Giorgio Armani, hindi ko pa siya natatay. Ito palang Maestro. So, yan guys, kung titingnan nyo, para lang siyang second skin ko. At saka, kakulay na kakulay ko siya, diba? Hindi, wala siyang white cast or para maputi ito. So, yan yung Giorgio. At saka, alam nyo guys, ang dali niyang i-blend. Super dali niyang i-blend. So, worth the price naman kahit na $630 sa Lane Crawford. Okay na din, guys. Kasi, ang ganda niya. Napakakinis niya. Ang kinis. Ang pino-pino niya, guys. Grabe. Ang pino. Every time na, alam nyo, guys, every time na i-apply ko tong foundation na to, talagang feeling ko ang kinis-kinis ng face ko. Tingnan nyo. Nagiging parang ang pino-pino ng face mo. So, maglalagay na rin tayo sa other side of my face. Tsaka, a little goes a long way. Kagaya nung, kasi may mga foundation na nakakailalagay ka na, parang hindi mo pa rin makita yung outcome nung foundation, yung resulta. Pero dito sa Giorgio Armani, kahit kaunti pa lang, kita mo na, tapos napaka smooth niya sa skin. Parang, alam nyo ba yung, basta sumut-sumut niya, para siyang primer. Kasi hindi na ako guys nag-primer. So yan o, kita nyo naman kung gaano kaganda lumapat ang Giorgio Armani. Face ko lang ang hindi maganda. Pero yung Armani, ang ganda niya. So yan, tsaka kakulay ko siya guys, in fairness, talaga yung 5.5. Tama yung nakuha ko. Talagang parang exact na exact sa kulay ko. Kasi medium to light daw yun. Medium to light coverage with neutral color. So, undertones. Neutral undertones. So, ito yung eyeshadow na binigay sa akin ni Ate Needs, guys. So, yan. So, ang price nito, guys. Bali, inano ko na siya dun sa quad kasi apat siya. So, ito yung eyeshadow quad ng Giorgio Armani. Yung apat, kaya quad 1, 2, 3, 4. Apat yung kulay niya. Nasa tester pack siya. So, tiningnan ko lang dito kung magkano yung price niya. So, guys, itong Giorgio Armani Eyes 4 Palette. Yun yung tingin ko. 430 Hong Kong dollars. So, dito ko na lang ilalagay ang price. So, yan. Kung bibili kayo ng actual product na ito, ay nasa 430 Hong Kong dollar tong apatan na ito. So, yung nakita ko dito, blue yung isa. Tsaka nakalagay siya sa isang bilog, tas papaganan, hindi ganito. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong guys, kung tama yung pagkaka-research ko. Kasi hindi ko makita ito guys. So, yan. So, it comes with this tester lang to guys, not for sale. So, try natin. Pero Giorgio Armani siya guys. So, nakalagay naman sa likod, Giorgio Armani. So, yan. So, magaganda yung kulay niya. So, let's start with the
with the, lapit tayo guys, with the upper one. So, yan. So, ito yung upper one. So, very pigmented siya guys. Very smooth, very pigmented, kagaya ng eyeshadow. And then, the green one. So, gagamitin natin yung green. Tapos, ito. Medyo dark green yung isa. Tapos, itong black. Wow, very pigmented siya. So, ito yung apat na kulay nitong eyeshadow ng Giorgio Armani. So, kung ano yung number 6 dito, baka ito yung number ng eyeshadow. So, maglalagay muna tayo nito, guys. So, lalapit ko yung aking camera. So, I'm going to use this brown para sa crease. So, maglagay muna tayo sa crease, guys. So, dito. Sa crease natin lagay. Yan. Sa crease yung kulay. Yan. Kulay brown. Very pigmented siya guys. Tingnan niyo, kitang-kita na kaagad yung kulay. So, very pigmented itong eyeshadow. Siya nang transition kasi ayokong masyadong kulay. So, kukuha lang ako ng kaunti dito sa yan, sa medyo orangey para maganda naman yung pagka-transition dito sa humingi ako ng tulong dito sa Makeup Revolution kasi nga walang medyo parang orangey. So, lalagay ko rin siya dito, guys, para medyo may kahalo yung brown na eyeshadow ng Giorgio Armani. So, para merong transition na kulay. Yan. Gusto ko lang para may transition na nag-orange. So, emerald ang kulay na gagawin natin. So, I'm going to use again the flat brush para kuwanin ko naman dito sa bigyan natin ng setting spray. Para kuwanin ko yung color na to, guys. To. Kasi mas glittery siya kaysa dito. Mas gusto kong i-try to, guys. So, yan. So, tingnan nyo, guys. Lalapit tayo. So, lalagay lang natin dito para mag-green siya. So, kita nyo ba, guys? So, yan. So, yan, guys. So, sa kabila din, guys. Lalagyan din. Brush. Transition brush. Crease brush. Lagay ko uli siya dito. Swatch uli ako ng kaunti. Tapos, lagay ko uli dito para wala siyang harsh edges. So, kita nyo ba? Kukuha ko ng pencil brush. So, ididip ko siya dito sa black na to. Diba kanina yung ginamit natin ang hiram tayo sa Makeup Revolution? So, today naman gagamitin ko na siya itong palette ng Giorgio Armani. So, yan. So, tap, 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 tap. Baka masobran. So, lalagay ko lang siya sa outer corner of my eyes para meron siyang yan, guys. Yan, medyo black. Sa outer B, corner of my eye para mabuhay yung ating eyes. After nyan, guys, so, maglagay lang tayo ng liquid eyeliner sa taas ng mata. So, I'm going to use this liquid na Armani, kundi ang binili ko lang foundation, bigay yung eyeshadow, tapos lipstick, tsaka mascara. So, mag-cheat tayo, gagamit tayo nitong e.l.f. So, yan, lagay ko yung e.l.f. So, liquid siya. So, maglagay ako dito. Yan. Yan guys, itatightline ko lang yung aking upper. Ayan. So, I'm going to use this. Manghiram din tayo. So, tatightline ko lang siya guys. Kasi parang wala siyang... Going to use this brown. So, nalagay ko rin sa ilalim siya. Ayan. Ayan. Nalagay ko lang siya guys sa ilalim. Tingnan nyo. Kung ano yung nilagay nyo sa taas, yun din yung lalagay nyo dito. So, yun. After nyan, mascara na ako. So, itratry na natin itong Giorgio Armani Black Ecstasy Mascara. So, itong Giorgio Armani, tingnan natin yung price niya, guys. So, itong Giorgio Armani Black Ecstasy Mascara. Ito ay comes with the tester pack ito, guys. So, ganito yung lalagyan niya.
Yan, so mas maliit to. So ang pinaka actual product daw niya regarding dito sa site nila ay 10 ml. So Giorgio Armani Black Ecstasy Mascara 10 ml. Ang price niya sa Cosmetic Now Hong Kong ay 274 Hong Kong dollar. So ang product details daw nito, basahin ko, ay multi effect ultra black mascara, features a lightweight and volume building formula. So yo, may building formula raw, nagbo-volume, very lightweight. So tingnan natin kasi first time kong gagamitin tong Giorgio Armani mascara. This Giorgio Armani na mascara niya. So hindi na pala tayo guys magpo-false eyelashes kasi nga i-review ko sa inyo tong mascara kung ano ba talaga. So yan. So normal one pero mas malaki siya sa normal na one. So ganyan lang, hindi siya kagaya nung ibang one na kagaya nung Maybelline Butterfly na medyo parang silicone siya. So mag-apply na tayo guys. So yan, tingnan nyo. Oh yan, alam nyo itong mascara ng Giorgio Armani tsaka yung eyeshadow, magkaamoy siya, pareho siya ng amoy. So ito ay it comes with the tester pack guys. So kalimitan ng high end, pera lang yung heroine. Pansin ko guys, nag-smudge siya. Pero sana itong Giorgio Armani, hindi. So, wait natin. So, medyo, hindi siya, sabi niya lightweight, pero parang mabigat sa akin. So, pinakikiramdaman ko. Parang ang kapal mag-dispense nung Giorgio Armani na product. So, hindi naman niya wine-weigh down. Diba, kita nyo naman, nakalimitang ginagawa ng mga high-end na mascara. Wine-weigh down nilang aking eyelashes. Hindi ko alam kung bakit. So, yan. So, patuyin ko lang siya kasi gusto kong maglagay ng dalawang application na mascara. So, balikan ko kayo, guys. Yan, guys. Habang nagpapatuyo tayo ng mascara, dahil wala rin ako nabiling blush on ng Giorgio Armani. So, hiram tayo sa H&M. So, I'm going to use this mask blush on ng H&M, guys. So, yan. Ang ganda ng kulay na ito, guys. Very neutral lang siya. So, maglalagay lang tayo, guys. Hindi na natin dadamihan. Yan. Kita nyo ba? Ang ganda niya. Yan. Habang nagpapatuyo ulit tayo ng second application ng mascara, heheram muna tayo sa essence ng highlighter. Alam nyo naman ako, hindi ako nabubuhay ng walang highlighter. Then, highlighter is life. So, yan. Guys, ito yung mascara ng Giorgio Armani. Second layer siya. Pero, para sa akin yung kiniklaim nila na lightweight, hindi lightweight sa akin. Para kasi siyang mabigat, parang makapal. Makapal siya, hindi siya lightweight sa akin. So, yan. Pero, hindi naman siya nag-clack-lamp. Hindi rin siya nag-weigh down. So, okay lang siya, guys. So, try na natin, guys, itong lip magnet. Magli-lipstick na ako. So, ito yung lip magnet or the second skin. Instant matte color. So, yan. Second skin lang daw ang peel. Tingnan natin. Kasi may hilig ako sa second skin. So, ito yung sa website nila, in description nitong lip magnet. This weightless, long-lasting matte liquid lipstick lips with a smudge-proof. Tingnan natin. Ultra matte finish. Smudge-proof daw. The formula is 4 times thinner and it has twice as much color as the traditional lipsticks. It delivers 8-hour wear. Tingnan nga na. Comes with this. Bali ito yung, ano, yung sample na naman. 1.5 ml siya. So, pakikita ko sa inyo yung actual product ng lip magnet. So, kung titingnan nyo, sa Cosmetic Now Hong Kong, ang price niya ay, ang price nito guys, kung titingnan nyo, ay 326, 3.9 ml yung pinaka actual product niya. So, 326 Hong Kong dollars sa Cosmetic. So, ito yung pinaka actual product niya guys, kung titingnan nyo. So, ito yung pinaka-tester pack. So, I got this tester pack. So, yan. Halos wala naman din pinagkaiba. So, o-open na natin. Tingnan natin yung laman ng loob. Kasi first time ko itong makikita. So, doble yung size nung actual product dito sa tester product. So, yan guys. So, nakilay na pala ako nung kay Chris Aquino. Nung aking favorite ngayon. So, yan. Ay, ang cute naman niya. Ang cute-cute. Ang cute niya ko lang ito nakita. So, yan. Iisa rin yung actual niyang product. Maliit nga lang to. Kasi parang ito, one. Pero mas gusto ko yung mga cute. Kasi handy siya. Pwede mo siya ilagay sa pouch.
Ang cute niya. Gusto ko to. Bigla naman na cute time. So, yan. So, yung pinaka-logo lang niya nasa gitna dito sa actual na product, guys. Kung titingnan nyo, isusum ko. So, yan. Nasa gitna yung kanyang. Ito hindi. Parang ano lang siya. Parang ano lang siya. Para ito, meron yata siyang bakal. Ito parang print lang itong nandito. So, yan. So, pareho-pareho siya nalalagyan. Red. Tapos, plastic yun. Hindi ko lang alam kung ito ay glass. Pero ito, plastic siya, guys. So, itry na natin siya sa lips ko. Parang excited akong itry. Ang liit-liit niya. Nakakatuwa. So, tingnan nga natin kung smudge proof siya. So, hindi ko alam kung kabagay ito sa eyes ko. Pero ito kasi lipstick ko. Parang formula ang amoy niya. Hindi siya mabango. Amoy formula. So, yan. Easily glide. Red polosya. Medyo red. Ayan. Sarang hindi siya agay sa akin. Try lang natin, guys. Pwede na nakag-help ng lipstick. So, yan. So, yan. Very red siya. Easily to glide nga, guys. So, yan. Very red naman siya. Super red siya talaga. Red na red siya. So, yan. Red na red siya. Red naman kasi nakalagay. So, aanin ko lang nung tissue. Yan. So, sasabihin ko na sa inyo, guys, kung anong thoughts ko about this product. So, dito sa foundation, guys, para sa akin. So, yan yung foundation. Okay siya kasi parang second skin ko lang siya. Tsaka ang ganda niyang lumapat talaga. Kita nyo naman, guys. So, sinet ko lang yung under eye ko. Pero all, hindi ako nagset ng powder. Pero ang ganda niya. Napaka-flawless niya, guys, kung titingnan nyo. So, okay sa akin tong Giorgio Armani. Worth the price. Kasi konti lang. A little goes a long way talaga. Diba, kita nyo naman? Isang pump ko lang dito, tsaka dito, marami pa siyang natira. So, okay na okay siya, napaka-lightweight niya, wala akong naging problema sa kanya, kahit noong ginagamit ko siya, kahit mainit dito, kahit summer or winter, pwede mo siyang gamitin, guys, itong Giorgio Armani Maestro Fusion Foundation. So, okay na okay siya sa akin. Medyo pricey nga siya, pero tinan nyo naman, ang ganda naman na resulta. Kasi, ako guys, okay lang sa akin gumastos ng yung ganitong price, kung kita mo naman worth the price naman, 'di ba? Okay lang bumili kasi gagamitin mo naman, sa iyo mo naman gagamitin, sa sarili mo, hindi naman sa, kumbaga, ipamper mo naman yung sarili mo sa magagandang, yung maganda talaga. Kasi minsan, kaya naman kasi nakaka-disappointed, diba guys? Ang mahal-mahal na, pero pag nilagay mo sa face, meron akong mga i-review sa inyong ganun, diba? Na, ang mahal-mahal niya, pero pagdating sa face, hindi ba na-meet yung expectation mo? Kaya mahirap mag-expect. Expectation versus reality, diba? Yun nga. So, sa akin, okay itong foundation. Wala akong masasabi. Kita nyo naman, mauubos na siya. So, siguro magre-repurchase ako nito kung may makita ako or kung ibili ako ng friend ko na stewardess. Magre-repurchase ako nitong product na ito. So, yan guys. Sa eyeshadow, okay din siya. Medyo powdery lang siya. Kita nyo naman guys, diba? So, okay yung na-come up nitong quad eyeshadow ng Giorgio Armani. Para sa akin, okay din siya. May kamahalan siya, aapat siya. Pero, kung kayo mahilig sa eyeshadow, good investment to guys. Yan lang ang masasabi ko. Ang Giorgio Armani, good investment siya kung kayo ay mahilig sa eyeshadow. Ako naman kasi, hindi ako ganun kahilig sa eyeshadow. Pero okay siya sa akin. Thank you, Ate Nitz, sa pagbibigay mo yan tuloy na ano ko siya, na vlog ko siya. So, after that, itong mascara, guys. Itong mascara ng Giorgio. Yan, kita niya naman yung mascara. So, kaysa doon sa Givenchy at na-try ko, mas gusto ko tong Giorgio Armani na mascara. Kahit na medyo pricey siya, okay naman siya, hindi. Medyo mabigat nga lang. Ang kaibahan nga lang nito, di ba, kiniklaim nila na lightweight lang daw doon sa kanilang, sa kanilang site na ito lightweight. Para sa akin, unang apply, medyo mabigat siya. Parang mabigat, parang malagkit. Pero pag tumatagal, nagiging lightweight siya, guys. So, okay naman siya. Hindi naman niya. Kasi ang ayoko talaga kasi guys sa foundation, sa mascara. Ang ayoko sa mascara, yung wine-weigh down niya yung eyelashes ko. Dito naman, nagkasundo naman kami ni Giorgio Armani kasi hindi naman niya wine-weigh down. Kita niyo naman,
public pa rin yung mascara ko. So, okay sa akin din tong mascara ni Giorgio Armani. So, yan. Magagamit ko siya. After nyan yung lipstick, parang gusto ko tong lipstick, guys. Ang cute niya. Pwede mo siyang ilagay. Sana lang, may iba pa siyang color. May iba pa naman siyang color. Lalagay ko yung shades dito. Sana lang pala, iba yung nakuha kong color na shades. Pero kasi ito lang yung available. Pero okay naman siya, diba? Bagay naman siya sa face ko. Pero kasi mahilig ako sa mga nude color. Pero okay siya. So, yan guys. Regarding naman dito sa lipstick, gusto ko siya. Una-una yung... Mas gusto ko pa yung tester pa kaysa sa actual product niya. Kasi ang ganda-ganda, oh. Tinan nyo, ang liit. Malalagay ko lang siya sa pouch. So, okay na okay to sa akin. Gusto ko pati yung pagkaka-texture ng lipstick. Talagang parang wala lang. Kasi may mga lipstick na ramdam mo sa labi. Itong Giorgio Armani, parang wala lang din siya. Para lang siyang, tama nga yung sinabi niya, parang skin lang. Parang wala kang nilagay sa labi. Parang mga lip tint. Kasi yun yung mga gusto kong type na nilalagay sa labi. Parang lip tint lang siya. Pero titingin ako na medyo nude. Kasi very masyado red to. Medyo binawasan ko nga yung kulay. Kaya medyo hindi na siya red. Pero sobra siyang red. Pero okay naman siya. Yung texture niya. Yung ano niya, okay na okay. Okay sa akin. Kaso nga lang, itong mga Giorgio Armani, hindi siya ganung kabango. Na sasabihin mo may mabango. Amoy formula siya. Pero okay din yung amoy niya, pero kumbaga tolerable naman yung amoy, hindi naman kagaya ng iba na amoy talagang formula. Ito, amoy formula siya, wala siyang, hindi kagaya ng Chanel na medyo may pagkamabango siya. So yan guys, ito yung apat na product ng Giorgio Armani na nireview ko for today. Para sa akin, okay yung apat na product na yon, kasi kita niyo naman sa nag-come up kong makeup look, okay na okay siya. So, yan guys. So, sana nagustuhan nyo yung makeup tutorial ko today regarding sa Giorgio Armani makeup brand. So, yan guys. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe on my channel. Do like and hit the bell button para every time na may video ako, manotify kayo guys. Thank you for watching guys. Bye-bye. Have a nice day.